Ayan, recording na po tayo. Bali, share ko na ang ating PowerPoint presentation. Okay. Paalala po, pakiready ang mga calculators and kung meron kayong scientific calculator, pakiready rin po. No? Kasi mag-solve po tayo. Ayan. Bali, nakikita na po ba ang aking PowerPoint presentation? Anyone? Manzanares, Diaz, and Varela, nakikita na po ba ang aking PowerPoint presentation? Oh. Alright. Okay. Review muna tayo ng mga diniscuss natin last week. No? First one is sample space. Kapag sample space is a set of all possible outcomes or result of the experiment. Ibig sabihin, nililista natin yung mga possible outcomes or nililista natin yung mga result ng experiment na ginagawa natin. Number two, fundamental counting principle. Kung sa sample space nililista natin, dito sa fundamental counting principle, binibilang natin yung possible outcomes or binibilang natin yung possible results of the experiment. Alright? Also called the counting rule is a way to figure out the number of outcomes in a probability problem. Number three, permutation. Permutation basically called an arrangement number or order. No? Bali, kapag permutation, nagmamatter yung arrangement, nagmamatter yung order, nagmamatter yung ranking and yung position. Kapag sinabi naman combination, it is the different selections possible from a collection of items. Ibig sabihin, kabaligtaran siya ni permutation. No? Dito, hindi na nagmamatter yung arrangement, positions, rankings, and etc. Right? Bali, for example, sa permutation, si A and B, AB tsaka BA ay magkaiba. Bali, kinakount sila as two. No? Magkaiba silang element or item. Dito sa combination po, parehas po sila. Kina-count sila as one. Bali, si AB tsaka si BA ay parehas lang. Alright? Taas nga po tayo ng kamay kung gets natin yung 1, 2, 3, and 4. Alright. Okay. Manzanares, nagigets ba ako? Taas tayo ng kamay. Rayan, nagigets ba ako? Ayan. Thank you po. Okay. Objectives natin for this morning pa lang po, 11:30. Malapit na tayo mag-after. Bali, illustrates the mean and variance of a discrete random variable. Number two, calculates the mean and the variance of a discrete random variable. Number three, interprets the mean and the variance of a discrete random variable. Then last, solve problems involving mean and variance of a probability distribution. Alright? Our topic for this morning is all about mean and variance of a discrete random variable. Mean and variance of a discrete random variable. Right? Bali, expected value or mean value. Dito muna tayo sa word na expected value. Kapag sinabing expected value, pwede rin natin siyang tawaging mean value. Pwede rin natin siyang tawaging average value. Then kapag nakakita naman tayo ng word na mean value, pwede natin siyang tawaging expected value or average value. Then kapag nakakita naman tayo ng word na average value, pwede natin siyang tawaging expected value and mean value. Right? Bali, si expected value, mean value, and average value ay pare-parehas lang ng meaning. Alright? Taas tayo if gets natin yung sinasabi ko. Alright. Next. This can be computed by the first multiplying each possible x value by the probability of observing the value, that value, and then adding the resulting quantities. No? Ayan. Symbolically, ayan, ito po. Bali, ang gagawin natin para ma-compute siya, no? I-multiply natin yung mga possible x value or yung mga possible outcome natin sa probability ng outcome na yon, no? For example, x sub 1 times p sub 1. Medyo
tricky siya, medyo hindi pa natin nagigets kasi hindi pa tayo nag-solve. Pero mamaya, mas magigets natin siya. Right? Bali, possible X value, imumultiply mo sa probability of observing that value. Ibig sabihin, si X sub 1, imumultiply mo sa probability ng X sub 1. Bali, si X sub 1, siya si possible X value. Then, si P of X sub 1, siya si probability ng X sub 1. Imumultiply mo sila. Bali, X sub 1 times the probability of X sub 1 plus X sub 2 times the probability of X sub 2 plus X sub 3 times the probability of X sub 3 hanggang makapunta tayo sa dulo, which is our X sub n, no? X sub n times the probability of X sub n. Letter n natin dyan is kung pang ilang possible value siya. Ayan. Bali, sundan natin yung formula. Summation of X, no, kapag nakita kayo ng symbol na ganito, ang tawag po dito ay sigma or summation. Kapag sinabing summation, no, i-add natin lahat from the root word sum. No, kukunin natin yung sum nilang lahat. No, right. Bali, summation of X. Summation of X. Right? Bali, kapag nakita kayo ng symbol na parang, hindi ko sinasabing letter E ha, parang E. Parang letter E, ang tawag po sa kanya ay summation. Summation of X is equal to, ito naman po, no? Parang U, hindi ko sinasabing U, parang U lang po, no? Ang tawag po sa kanya or ang base sa kanya is mu. Parang M and U, mu. Mu X is equal to X sub 1 times P of X sub 1 plus X sub 2 times P of X sub 2 plus and so on and so forth. Bali, ang official formula natin for finding the expected value or mean value is mean or mu, no, is equal to the summation of X times the probability of X. Alright? Taas tayo ng kamay if gets lahat ng sinasabi ko. Okay. Bigay tayo ng example kasi syempre mahirap siyang intindihin kapag puro wordings or puro formulas, no? Magbigay tayo ng example. Example number 1. If you roll a fair die several times, bali yung experiment na gagawin natin is magro-roll tayo ng die or dice. If you roll a pair of die several times, what will be the average outcome? Imagine rolling it 6,000 times. Ilang times daw natin i-roll yung dice or yung die? It's ilan? It's 6,000, no? Bali, imagine natin, no, kahit mapagod tayo, imagine lang natin. Imagine natin na yung dice or yung die ay ni-roll natin ni-roll natin ng 6,000 times. You would expect to roll about 1,000 ones, 1,000 twos, 1,000 threes, 1,000 fours, 1,000 fives, and 1,000 six. Right? Bali, imagine natin, alam natin na imposible mangyari na sa 6,000, isang 1,000 yung nobas na 1, 1,000 yung nobas na 2, 1,000 yung nobas na 3, 1,000 yung nobas na 4, 1,000 yung nobas na 5, and 1,000 yung nobas na 6. No? Alam natin sa totoong buhay, no, in real life situation, imposible siyang mangyari. Possible naman siya, pero napakaliit ng probability na mangyari yun. Pero dahil nga ito yung example natin, kailangan natin i-imagine. No, imagination. Pag-anayin natin yung imagination natin, taas tayo ng kamay if nagigets yung sinasabi ko. Okay? About 1,000 occurrences of each possible outcome, what would be the average value? Average value of the outcomes obtained. Right? Bali, ang mangyayari, over 6,000, ano? Over 6,000 times na pag-roll ng dice, ilang ones daw ang lumabas? Ilang ones ang lumabas? 1,000. Ayan. 1,000. Right? Bali, ilang 2 ang lumabas out of 6,000 times? 1,000. Ha? Ilan po? 1,000. Ayan, 1,000 din po.
bali sa 3, no? Yung lumabas na 3 out of 6,000 times, 1,000 din. Yung 4, no? Out of 6,000 times, 1,000 din. Yung 5, out of 6,000 times, 1,000 rin po. Then, last, number 6, no? Out of 6,000 times, 1,000 rin siya. 1,000 rin siya lumabas. Right? Bali, mean. Mean is equal to, ito po yung 6 na faces ng dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then imagine natin na kada faces or kada variable natin na 1, 2, 3, 4, 5, and 6 ang lumabas or ang lumabas out of 6,000 is 1,000. Kaya po tayo nagkaroon ng 1,000 divided by 6,000. Faces ng 6 ang faces ng dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bali 1 times 1,000 over 2,000. Si 1 ay nakuha sa face ng die. Si 1,000 over 6,000 ay nakuha saan? Sa pag-roll ng dice. Bali 1,000 times lumabas si 1 doon sa 6,000 times. Out of 6,000 times, 1,000 times siya lumabas. Alright? Bali, ito po siya. Then ganun din sa 2, ganun din sa 3, ganun din sa 4, then ganun din sa 5, then ganun din sa 6. Right? Try to compute. Compute po natin. I-ready ang mga calculators or scientific calculators. Una, 1 times 1,000 is equal to 1,000. Then 1,000 divided by 6,000. Ilan po? 1,000 divided by 6,000. Ilan po? May nagka-chat po ba or nagkasalita? Hindi ko po marinig. 1 over 60 po. 1 over 60. I-divide po natin. Tapos ang lalabas dapat, it's either whole number and decimal or it's simply decimal lang po. Try po natin. 1 times 1,000, it is 1,000. 1,000 divided by 6,000, it is ilan? 1,000 divided by 6,000, it is 0.166666. No? Alright, 0.1, 66666, and so on and so forth. Next, yung 2. 2 times 1,000, it is 2,000. Then 2,000 divided by 6,000, it is ilan? 0.333333. Plus 3 times 1,000, it is 3,000. Then 3,000 over 6,000, it is 0.5. Then 4 times 1,000, it is 4,000. 4,000 divided by 6,000, it is ilan po? 4,000 divided by 6,000, it is 0.666666 and so on and so forth. Then 5 times 1,000, it is 5,000. Then 5,000 divided by 6,000, it is 0.83333333 and so on and so forth. Then last is 6. 6 times 1,000, it is 6,000. Then 6,000 divided by 6,000. Is 3.5. Bali, kapag inadd daw po natin lahat ng nakuha nating value nitong una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, at panganim, it is 3.5. Therefore, our expected value, our mean value, or our average value is equal to 3.5. Right? Taas tayo ng kamay if gets lahat ng sinasabi ko. Okay, patingin nga ng mga nagtataas. Check ko nga kung sino-sino. Ayan, gets natin, Manzanares, na? Gets po ba natin? Gets natin, Diaz. Ayan, gets natin, Martinez and Barella. Ayan, alright, thank you po. Bali, meron tayong expected value or mean value or average value na 3.5. Number 2, a small study aims to see the correlation between having a tattoo cases of a clinical expression. In one group of 12 people,
from the same age bracket. Bali, in one group, ilang people daw ang meron tayo? There are 12 people. No? Bali, 7 doon sa 12 is meron siyang isang tato. Then, 3 out of 12, meron siyang dalawang tato. Then, the rest have 3 tattoos. Bali, 7 ang may isang tato, 3 ang may tatlong tato. Bali, 10 na agad sila. Pero dahil sila ay 12 people or 12 persons, no? Ilan ang merong tatlong tato? Ilan na lang po? Ito ay 2. Bali, 2 sa kanila ang may tatlong tato. Sige po, dire-diretso na lang po ako magsasalita, hindi na po ako magtatanong, no? Para hindi rin maubos yung oras natin sa pagtatanong. If a person is randomly picked from this group and evaluated for depression, what is the expected value of tattoos that the person will have? Una, meron tayong variable X or meron tayong mga data na 1, 2, and 3. Saan po nakuha si 1, 2, and 3? Nakuha po siya sa number of tattoo. No? Yung iba, may isang tattoo. Yung iba, may dalawang tattoo. Then yung iba, may tatlong tattoo. Okay. Probability of X. No? The probability of X. Saan po nakuha si probability of X? Doon sa number of people, no? Number of people natin in one group is 12 person or 12 people, no? Ayan. Saan po nakuha si 7? Saan nakuha si 3? And saan nakuha si 2? Kasi nga, no? Kaya natin nakuha si 7, 3, tsaka 2. Kasi yung bilang ng may isang tato ay 7. Kaya po siya naka-linya doon sa 1. Yung bilang ng may dalawang tato ay 3. Kaya po siya nakalinya doon sa 2. Then yung linya na may tatlong tato is the rest, no? Yung natitira. Therefore, 7 plus 3 is equal to 10. Eh dahil meron tayong 12 persons, no? In one group, may 2 pang natitira. Therefore, yung merong tatlong tato ay 2 tao. Gets po ba natin? Taas tayo ng kamay if gets yung sinasabi ko. Okay. Next. X times the probability of X or variable times the probability of the variable X. Bali, 1 times 7 over 12, it is 7 over 12. Next is 2 times 3 over 12, it is 6 over 12 or 1 half. Next is 3 times 2 over 12 is equal to 6 over 12 or 1 half. Okay, next is mean or expected value, no? Mu is equal to the summation of X times the probability of X. Ang gagawin lang po natin para makuha si expected value or mean value or average value, kailangan lang natin kunin yung sum nung X times the probability of X. Bali, 7 over 12 plus 1 half plus 1 half. Makakuha tayo dyan ng 19 over 12. Makakuha tayo dyan ng 19 over 12. Then kapag dinivide natin si 19 over 12, it is 1.78. It is 1.78. Sorry. 1.58. Sorry, namalik mata lang. 1.58. Alright? Then, since the expected value of X is approximately 1.58, then a randomly chosen is expected to have about 1.58 tattoos. Or in whole number, we have 2 tattoos. Bakit ginawa nating whole number? Ano ba ang sinasabi ko dati kapag ang pinag-uusapan natin is discrete random variable? Kapag sinabing discrete, it is ano? It is binibilang. Kapag binibilang, whole number. Kapag whole number, babalik tayo kay discrete. Therefore, hindi tayo pwedeng magkaroon ng decimal number. No? Kaya po natin i-round up siya sa 2 tattoos. Right? Bali, kapag kinuha natin yung pinaka-formula natin or sinundan natin yung pinaka-formula, ang makukuha natin is 1.58. No? Then kapag naman, sinundan natin yung discrete random variable, yung rule ni discrete random variable, it is 2 tattoos. Bali, meron tayong dalawang answer. It's either 1.58 or 2 tattoos. Alright? Siya yung mean
or expected or average value. 1.58 or 2 tattoos. Alright? Taas tayo ng kamay if gets yung sinasabi ko sa number 2. Yan. Alright? Next, variance. Variance, kapag sinabing variance, no? The variance of a random variable displays the variability or the dispersion of a random variables. Ano ang ibig sabihin ni variance, no? Ang ibig sabihin ni variance, no? Sinusukat natin, no? Sinusukat natin, tinitingnan natin or ina-analyze natin kung gaano siya kalayo or kalapit, no? No, yung mga data natin, yung mga information natin, yung mga scores natin, gaano ba siya kalapit or kalayo doon sa ating expected value or sa mean value. Yun po ang ibig sabihin ni variance. No? Sinusukat natin yung kung gaano kalayo or kalapit, or in short, sinusukat natin yung distance niya. No? Sinusukat natin yung distance ng scores natin, ng data natin, or information natin sa ating mean value, sa ating average value, or sa ating expected value. Yun po ang ibig sabihin ni variance. Alright? Taas tayo na kamay if gets natin yung word na variance. Okay. Bali, it shows the distance of a random variable from its mean. If x is a random variable with mean, no, summation of x is equal to mu x. Or ganun lang din siya, no, kapag summation of x is equal to mu or mean of x, no? Ayan. Bali, then the variance of x is defined by ganito. Bali, variance, bali, ang symbol ng variance is ito po, no? Yan. Kapag nakakita kayo ng parang, no, hindi ko sinasabing ano O, no? Circle O bilog, no? Hindi ko sinasabing ganun, pero parang ganun. Kapag nakakita kayo ng may ganun, then meron siyang exponent na 2. Therefore, siya ay symbol ng variance. Yan po ang symbol ni variance. Para siyang O tapos may onting guhit sa taas. Then may exponent na 2. Alright? Bali, yan ang symbol ni variance. Bali, variance is equal to the summation of x minus the mean squared times the p of x. Alright? Then ano naman si standard deviation? The standard deviation naman, the standard deviation is a statistic measures that measures the dispersion of data set relative to its mean and is calculated as the square root of the variance. Ano naman si standard deviation? Kapag kinuha nyo yung square root ng variance, ang tawag sa kanya is standard deviation. Pero ano nga ba talaga si standard deviation? Kung kanina, sa variance, kinukuha natin or sinusukat natin kung gaano kalapit or kalayo, no, yung distance ng mean or ng mean value or expected value sa ating mga data or scores, dito sa standard deviation, kinukuha natin yung mean. Kinukuha natin yung average, no? Yan. Kinukuha natin yung average ng mga distance, no, kung gaano kalapit or kalayo. Right? Yun po ang ibig sabihin ni standard deviation. Kung sa variance, sinusukat lang natin kung gaano kalapit or kalayo, no? Dito kinukuha natin, no, yung average or yung mean kung gaano kalapit or kalayo. Kaya po natin i-square root si variance. Okay? Taas tayo ng kamay if gets yung sinasabi ko. Ayan. Alright? Okay. Thank you. Standard deviation, kung kanina sa variance, yung makikita nating symbol is meron siyang exponent, dito wala na po. Dahil nga, kinuha natin yung square root ng variance. Then, yung kanan na summation of x minus the mean squared times the probability of x, nagkaroon siya ng radical sign. Bakit siya nagkaroon ng radical sign? Kasi nga, kinuha natin yung square root ng variance. Alright? Taas tayo na kamay kung gets ako sa variance and standard deviation. Okay. Steps in computing variance and standard deviation. Number 1, find the mean of probability distribution. Subtract the mean from each value of the random variable x. Number 3, square the results obtained in step 2.
Number 4, multiply the result obtained in step 3 by corresponding probability. Number 5, get the sum of the result obtained in step 4. Right? Para mas maintindihan, syempre magbigay tayo ng example. The probabilities that a customer will buy 1, 2, 3, 4, 5 items in a grocery store are 3 over 10, 1 over 10, 1 over 10, 2 over 10, and 3 over 10 respectively. What is the average number of items that a customer will buy? Compute the variance and the standard deviation of the probability distribution. Okay? Bali, meron tayong number of items, no? Bali, meron tayong 1 item, meron tayong 2 items, meron tayong 3 items, meron tayong 4 items, then meron tayong 5 items. Okay? Si probability, ito po siya. Bali, out of 10 persons or people na nagro-grocery or customer, no? Out of 10, bakit ko nasabing 10? Kasi nga po yung denominator natin doon sa mga fractions or probabilities na meron tayo is equal to 10, no? Ayan, yung denominator natin or yung probability ng denominator natin, no? Yung denominator ng probability natin is 10. Kaya po 10 ang ating total number of customers, people or person. Alright? Bali, sa isang item, no? Sundan lang po natin yung pagkakasunod-sunod. Sa isang item, ilan daw po out of 10 people? 3, no? Bali, 3 customers out of 10 people ang kumuha ng isang item lang. Kaya po, ang probability niya is 3 over 10. Kuha ko, taas nga tayo ng kamay kung gets ako dito. Ayan. Next is 2, no? And yung probability niya is 1 over 10. Bali, out of 10 customers, isa lang doon ang kumuha ng 2 items. Right? Gets ako hanggang dito. Taas tayo ng kamay kung gets ako hanggang dito. Next. 3 times 3 and 1 over 10. Bali, sa 10 customers, peoples, or person, isa lang yung kumuha ng 3 items. Then next, sa 10 customers, people, or person, 2 lang ang kumuha ng 4 na items. Then last is, sa 10 katao, sa 10 customer, no, sa 10 client, 3 lang ang kumuha ng 5 items. Kaya po tayo nagkaroon ng probability na 3 over 10, 1 over 10, 1 over 10, 2 over 10, and 3 over 10. Okay, then multiply natin yung number of items or yung variable x natin into probability of x. Bali, 1 times 3 over 10 is equal to 3 over 10. 2 times 1 over 10 is equal to 2 over 10. 3 over 10, 3 times 1 over 10, it is 3 over 10. 4 times 2 over 10, it is 8 over 10. Then 5 times 3 over 10, it is 15 over 10. Then dahil sila ay may pare-parehas, no? Dahil sila ay may pare-parehas na denominator, which is 10, pwede na nating i-add lahat ng mga numerators. We have the numerators 3 plus 2 plus 3 plus 8 and plus 15. Bali, kapag inad natin yon, makakuha tayo ng 31. Bali, 31 divided by 10. 31 divided by 10 is equal to 3.1. No? 31 divided by 10 is equal to 3.1. Alright? 3.1. Bali, meron tayong mean value, meron tayong expected value, meron tayong average value na 3.1. Alright? Taas tayo ng kamay kung gets ako doon sa 3.1. Okay. Okay, next. Variable minus the mean or number of items minus the mean. Bali, itong 1, 2, 3, 4, 5, ima-minus natin lahat sa 3.1. Kasi yung 3.1 is our mean. Alright? Bali, 1 minus 3.1, it is negative 2.1. 2 minus 3.1 is equal to negative 1.1. 3 minus 3.1 is equal to negative 0.1. 4 minus 3.1 is equal to 0.9.
5 minus 3.1 is equal to 1.9. Alright? Gets ako dito? Sa x minus the mean, taas tayo na kamay if gets ako dito. Next. No? X minus the mean squared. Bali, kapag nakuha nyo si x minus the mean or yung variable minus our mean, i-square nyo lang siya. Bali, itong nakuha nating negative 2.1. Yes, Doc Barela, may tanong na. Wala ka na. Ayan. Okay. Bali, negative 2.1, ang gagawin nyo lang sa kanya is i-multiply nyo siya sa sarili niya or simply square it. No? Negative 2.1 times negative 2.1, it is 4.41. Negative 1.1 times negative 1.1, it is 1.21. Negative 0.1 times negative 0.1, it is 0.01. 0.9 times 0.9, it is 0.81. 1.9 times 1.9, it is 3.61. Right? Then last step, no, kapag nakuha nyo na yung mean, yung x minus the mean squared, ang gagawin nyo naman is imamultiply nyo siya sa probability of x. No? Yan, probability of x. Right? Bali, meron tayong 4.41, 1.21, 0.01, 0.81, then 3.61, imumultiply natin siya doon sa corresponding probability nila. Therefore, meron tayong 3 over 10, 1 over 10, 1 over 10, 2 over 10, and 3 over 10. Imumultiply nyo lang po, 4 times 4.41 times 3 over 10, it is 1.323. 1.21 times 1 over 10, it is 0.121. 0.01 times 1 over 10, it is 0.001. 0.81 times 2 over 10, it is 0.162. 3.61 times 3 over 10, it is 1.083. Ayan. Bali, yan po yung nakuha nating mga x minus the mean squared times the probability of x. Right? Then, nakuha natin kanina si expected value na 3.1 kasi nga 31 divided by 10 is equal to 3.1. Para makuha si variance, kailangan lang po natin kunin yung summation nito. Ayan, summation nito. 1.323, 0.121, 0.001, 0.162, then 1.083. I-add nyo lang po lahat. Ang makukuha nyo is 2.69. Ang makukuha nyo po is 2.69. Then para makuha si standard deviation, no? Si standard deviation, kailangan nyo pong i-square root si... Kailangan nyo po kunin yung square root ng 2.69. Kapag in-square root natin si 2.69, it is 1.64012194.7. 1.64012194.7. Alright? Taas tayo ng kamay if gets natin si expected value, variance deviation, and standard deviation. Right? Bali, meron tayong mean. Si mean makakatulong para makuha natin yung variance. Then, kay variance, i-square root lang natin siya para makuha si standard deviation. Alright? Then, ito po siya. Ito po yung naging mga datas natin. Ito yung nakuha nating mean or expected value or average value, which is 3.1. Then, meron tayong variance na 2.69. Then, meron tayong standard deviation. Para makuha si standard deviation, kailangan natin kunin yung square root ni 2.69. Therefore, meron tayong 1.64 or 1.64012194.7. Okay? Taas tayo ng kamay kung gets yung pinag-aralan natin ngayong hapon. How about Diaz Barela? Ayan. Right? Bali, may video naman tayo nito. Pwede nyong balik-balikan ito if gusto nyong pag-aralan ulit or may pinagawa akong activity para magawa nyo yung activity na yun, kailangan nyong panoorin yung video natin. No? Yeah. Bali, post ko siya after Holy Week siguro. Lahat ng mga videos na meron tayo. Okay? Okay. Before we end, no? Before we end, wait lang po. Stop ko lang yung ating